Dahil nga sa ganda ng nilaro ni Justin Arana sa ilang conference na lumipas, gustong-gusto nga daw siyang makuha ni Coach Tim Cone dito sa Ginebra. Possible kayang makuha nga siya dito ng jeans? At Big Game James Yap, million daw pala ang kikitain niya dito sa Blackwater Elite monthly plus endorsement pa. Kaya daw hindi daw niya mahindian ang offer sa kanya nito. Ito ay ayon sa rumors. Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-O-Sports. Tara at pag-usapan na natin yan. Isa nga si Justin Arana sa masasabi ko na legit power forward sa liga at may magandang footwork sa ilalim ng court. Hindi ka maiwasan ng mga tao na makompare nga siya dito kay Danny Ildefonso dahil sa galaw nito at lakas sa ilalim. Isama pa natin na siya nga ang mentor nito sa Converge Fiber Xers. Magaling din kasi mag-develop ng big man itong sila kay Danny Ai. At isa na nga dyan itong si Junmar Fajardo na madami nang napatunayan at natutunan sa ilalim kung paano nga manggulang sa ilalim ng court. Kaya ngayon, tumaas nga ng gusto ang stats ni Justin Arana dito sa Converge. Siya na nga ang leading local scorer ng Converge at siya na nga ang naging main big man ng team nila. Parang siya na nga yung naging leader nila simula nung nawala si Maverick Ahamnisi at Jeron Teng sa team nila. Kaya mas napupush nga siyang umiscore ng umiscore. Dahil nga doon mga ka-O-Sports, naghahanap pa din daw kasi ng power forward ang Ginebra dahil napapansin nila na tumatanda na nga si Japet at hindi na nga ganun ka-consistent sa ilalim. Target ngang kuwain ng jeans itong si Justin Arana dahil kailangan na din daw kasing maghanap pa ng mga batang players ni Coach Tim. At isa nga si Arana sa nakikitaan nila ng potensyal. Malakas sa ilalim at may footwork na maganda. May game pa nga sila dati na napabilib talaga ng uso itong si Coach Tim. Dahil nalusutan niya nga ito yung dalawang big man nila tapos naiskuran niya pa nga. Nagulangan din kasi ni Arana sa isang possession at dun nga lalo nagka-interest na kuhain nga ni Coach Tim itong si Arana. Bukod pa dun, aasahan nga din siya sa depensa. Kaya niya din bumantay ng mga big man at nakakasabay nga siya dito. Pero yun nga, mas kailangan niya pang magpalakas ng katawan lalo para mas masabayan niya nga ng gusto ang mga imports na mga kalaban niya sa susunod na taon. Pero may rumors nga mga ka-O-Sports na planong i-trade ng jeans itong si Sidney Onwebere at Aljon Mariano at may kasama pang ang draft pick kapalit ni Justin Arana. Willing na daw kasing i-give up ng Ginebra itong si Mariano dahil nasa free agent na nga siya ngayon at walang official contract sa Ginebra. Nililinaw ko lang ito ay rumors lang mga ka-O-Sports. Pero para sa akin, medyo lugi nga dito ang Converge. Okay pa siguro kung i-offer nga nila ay itong si Christian Standhardinger. One-on-one trade. Masasabi kong fair trade ganyan mga ka-O-Sports. Hindi aangal ang mga tao niyan sa malamang. Kasi parehas big man yan at malakas nga sa ilalim. Unlike sa bench player na i-offer nga ng Ginebra. Madaming aapila na naman nga yan at hindi magiging balance ang liga kung matuloy nga yan. At least kung si Sistan, magiging competitive pa din ang liga at may thrill nga ang PBA. Hindi yung nasa mga big companies lang ang malalakas na players para makasabay pa nga din sila. Sa second topic natin mga ka-O-Sports ay tungkol naman dito kay Big Game James Yap. Alam na siguro ng karamihan na sa Blackwater Elite nga pumirma ng new contract itong si James at madami nga ang nag-aabang sa kanya dito na maglaro. Pero magkano nga ba ang offer sa kanya ng Blackwater at hindi niya ito matanggihan ng offer sa kanya? Ayon kasi sa isang kuliglig mga ka-O-Sports, maaari daw kasing umabot ng 1 million pesos per month ang kitain niya. Tapos hindi pa nga dyan natatapos mga ka-O-Sports ha. Bukod pa dyan ay may endorsement pa nga siya makukuha dito sa Blackwater, which is mga pabango. Sa age kasi ni James na magpo 42 years old, hindi niya in-expect na may mag-o-offer pa din sa kanya ng ganitong kalaki na salary. Kaya nanghihinayang din siya tanggihan nito. Ang akala pa nga ng iba, nasa Japan nga siya pupunta dahil may offer nga din daw siyang natatanggap. Pero yun nga, dahil counselor nga sa San Juan itong si James, may kailangan daw siyang gampanan dito at hindi niya pwedeng iwanan. So mas pinili niya nga mag-stay sa Pinas at magdaro nga sa Blackwater. Kahit siguro gusto niya magdaro pa sana sa ibang bansa,
Hindi niya nga maiwan-iwan ang kanyang San Juan na pinagtatrabahuan dahil may kailangan nga siyang katungkulan na gawin sa gobyerno. Pero siguro kung wala nga siya sa politics, mga ka-sports, malamang maglalaro nga yan sa Japan B League. Sayang din kasi yon at mas mataas nga ang kikitaan niya doon compare nga dito sa Pinas. Pero sa malamang, yun nga, isa din kayo sa mga umaasan na makakabalik or makapaglaro nga siya sa Magnolia franchise. Kahit ilang games lang, bago man lang siya mag-official na magretiro dahil doon nga siya nakilala at napamahal na ng gusto. Akala nga ng karamihan na doon nga siya tuluyan na magre-retiro dahil mukha nga siya ng liga nung kalakasan niya maglaro. Pero laking gulat na na-trade nga siya sa ibang team. Ganun pa man, good luck sa karir mo sa Blackwater, James Yap. Sana mapakita mo pa nga ang talent mo sa bago mong team at makasabay ka pa nga sa mga batang players sa liga.